Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Napakasaya ko po talaga. Nabubulol na po. Dahil may mga order po sa akin ngayon. Daming orders po ng mushroom. Na talaga naman nakakapagpasaya po sa akin. Sa inyo din po, di ba? Nakaka-relax po talaga kapag mahunguha po ng kabuti. Ewan ko po, napaka-satisfying po para po sa akin. Kasi nagkakaroon po ako ng peace of mind. Na-relax po yung pag-iisip ko. Kapag nasa gubat po talaga ako, nanguha po ng mga makukuwang libreng pagkain. Ayan po mga kababayan. Kasi na po tayo sa gubat dito lang po malapit sa pinitaran ko at perfect yung gubat na ito dahil napakaraming penny ban. Ayan na po. Iba po talaga na gagawa kapag malinis po kapaligaran. Ano? May mga bahay po dito sa likod ko. Meron po ang mga viewers. Opo. Kapal po talaga mukha ko. Naku po, ang hiya po ang pumapatay po sa tao. Ito mga marangal po. Kaya yung mga tumitingin sa akin, natutuwa naman sila. Yung iba, minumukha na ko. Ah, okay. Yan po, ganda. Ayan po itsura kapag low sa. Pwede naman pong bunutin, kaya lang sasama po kasi yung mga buhangin. Ayan po. Medyo wet. Ganda po, ano? Ito po yung mga ganda, yung masasarap, yung ganda po. Ang cute po, ano? Naku po. Medyo malambot tong isa. Hindi ko po kukunin. Pag malambot na ganyan, may uod na to. Ito isa, matigas yun. Ganda po tignan, ano? Okay lang po may maiwan para yung mga nasa gilid po tumubo ng maayos. Maliliit. Ito po mamaya makikita po ninyo, magpa-purple po yung kulay po nito.
Grabe po mga kababayan, napakaraming peniban po rito, nagkalat. At magaganda ang tubo. Mahirap lang po kasi marami pong maliliit na sangga. Gagawa po tayo ng may uod. Uod, sana huwag na umabot sa ganda, yun. Okay na. Mga kababayan, para po nasa cloud na yun. Maganda rin po ng mga peniban dito. Ito po, pwede pong bunutin kasi hindi naman po umiitim to. Napakaganda, napakalinis. Gwapong-gwapo. Manang-mana sa kumukuha. Oh. Ah, dali. Medyo malalim. Ah, sayang. Hinira na ng uod. Huwag naman sana umabot hanggang... Ayun. Okay na yun. Ayan po, ito po yung sipoy for peniban po na nakuha natin nakaraan. I-dry ko po yan sa oven sa 75 degrees Celsius. Kailangan po talaga dry na dry. Huwag po yung malambot. At chine-check ko po yan. Saka nakikita po talaga nila kung paano ko po ginagawa. Kasi pinapanood po nila yung video ko. O diba, kaya yung order po sa akin ngayon, tiba-tiba na naman po tayo. Ito po ay hindi po sa pagmamalabis o exaggerated. Totoo po yan na 1 kilo po nito, itong peniban sa kaship polypore, umaabot po ng, yung dry po ah, 200 to 400 euro po. Kaya yung order po sa akin napakarami, hindi ko po sa ito sasabihin kung magkano po ang kititain ko. Diba? Sekreto na lang po yun. Basta pwede pong ipagpatayo ng 1 maliit na kuko. Totoo po yan. Ayan po, sobrang dami ko na po talagang na-dry. Siyempre, hindi ko naman po lahat i-upload po sa aking mga videos po sa foraging o pagpipick up po ng mushroom, o diba? Ito po, sabihin ko po muna sa inyong presyo lang po nitong, ito po, na-dry ko pong machotake. Ganun po kasi dito mga Japanese friends. Talagang naghahanap po talaga sila dito ng mga machotake. Wala po silang makita dito sa North. Ako po kasi may mga secret places. Ah. Di ba kaya ganun po talaga? Hindi po sa pagdadamot po yun, discarte. Yan. Yan. Ito pa sabihin ko po sa inyo, ah, presyo. Ito lang po sa machotake, 115 euro. Ito po. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ilang grams. Kahit i-research nyo po ito sa Google kung magkano po ang dried machotake, yung authentic po, ah, makikita nyo po talagang presyo. At, ang nakakatawa po, hindi lang po master, mamaya ko po muna sasabihin po itong sa peniban, ship, polypore, saka sa birch bullet. Meron din po akong mga dried. Nagda-dry din po ako ng mga squash and pumpkins. Alam niyo po ba, nabibenta ko rin doon. Kasi pag malapit na Halloween, sa ginagawa po na itong decorative lifetime. Ang benta ko po sa isang ganito, sa dry. Ang galing ko po, ano? Inisip po nila kung paano po ito nadadry at ang ganda po ng resulta buong buo. Siyempre, secret.
Hindi ko po muna sasabihin sa inyo. Gusto niyo pong malaman, ano po, 2-5. First step pa lang po yun. Hindi pa po, meron po tayong third step. Yan. Order din po sa akin. Ah! Kumikitang kabuhayan. At ito pong sheep polypore kasi siguro mga 3-4 na beses po tayong nanguyo. Ito, hindi ko pa sasabihin ng presyo. Order po sa akin to ng finish. Ito. Sheep polypore, penny bun. Kasi ito po ang sheep polypore, rare din po na tumubo po dito sa North. So, yung binibenta ko po, syempre, pag nai-check po sila na online, kailangan maging smart po kayo kapag ano, personal selling, di ba? Okay lang po dito magbenta kasi pinapost ko rin po dito sa mga Mewidan Austin. Ibig sabihin, buy and sell, pwede din po yun. So, hindi naman po ako kasing regular seller. Minsan-minsan lang po, occasional seller po, kaya hindi ako habulin ng tax office. Ito po, may tax po dito minabal kapag naging regular seller po kayo. At, ayan, ito po, order po sa kanya isang finish to ship polypore po kasi. Saka meron pong chanterelles dahil rare po dito. At yung presyo, chinecheck ko kapag deride sa internet. Siyempre sa akin, medyo less than 60%, minsan 50%. Kaya order po sa akin. Check nyo rin po yung dried ng penny bun o fungi porcino, saka yung chanterelle. Ayan, makikita nyo po na napakamahal po talaga. At ito po, ito pong pinakamaganda. Jackpot po tayo dito. Ito po ang mga first class. Yung maliliit po ng mga penny bun, saka maliliit po na orange birch bullet. Ito, order po sa akin ng isang Italian French. Di ba? Kasi sa Italy po, may mga selected places din po na talagang nakukuhanan po ng mga fungi porcini. Hindi po lahat pinapaalad. Sabi niya nga po doon, kahit may uod na po, dinadry. O po, minsan, ewan ko po, yun po sabi niya, ha? Sa kanya po nang galing yun. Pero ako, nakita niya kung gaano po kalinis, nakita niya na pamilis ko pag may uod. Ito nakita niya po, wala po talagang mark na mga uod po yung mga tangkay. First class yang. At actually, siya po nagpresyo. Kasi ito po, may kaya po yun. May kaya namang doon. Talagang, hahalo niya daw po ito sa risotto, sa mga iba pong mga pasta dishes. At sabi ko po, ayaw ko po talaga ibenta kasi ibibenta ko sa, ibibenta tuloy. Pauwi ko po sa Pilipinas, eh nagpapakinsa rin po sa Pilipinas. E, pinresto yan niya. Hindi na ako nidalog. Mga pera. Hindi po siyempre makakuha pa naman po ako, di ba? Yun, meron nang, nagsabi naman po ka na ilang pera, saka meron po mga sa freezer na mga fresh. Pwede ba po talaga itong dry, masarap po talaga. Kasi, ang mushroom po, pag binadry, natatagal po yung lipid. So, ang natitira po talaga, yung talagang nutrients, yung mga real vitamins na natitira po sa mushroom. Hindi ba? Kasama po itong ganda po ng pagkakas talaga ito. Dry po yan, ha? Oh yan, may buto pa sa loob. Tapos meron pa dito mga kakaiba. Pakita ko po sa inyo. Ayun. Tinatanong din ako paano ko dutod yung dry. Siyempre may secret po ako. Hindi naman po kasi lahat ng nare-research po ninyo sa Google effective. Pero meron po ako isang technique na nagawa ko at ito kakaibang talagang korte po ito, squash po ito, ganyan po talaga. Na natutunan ako po sa sarili ko at ako lang nakakaalam sa ngayon. Siyempre kapag may naalam yung iba, hindi mo basta share kasi iba inaangkin nila, di ba? Yung paghiram nyo, tapos sinir nyo, tapos bigla aangkin nyo, pumisa ng hindi ko ba tanggap? Kaya ito, sarili ko po muna yung, hindi po sa pagmamadamot po yun. Sa pagmamadamot kasi, yun lang po. Try po muna natin sarili po natin. Kasi baka may sinir po, hindi naman effective sa Pilipinas. Kasi yung humidity, kasi di dry ang weather. So, result maganda. Di baka may share ko, hindi naman maganda resulta. Yun. So, ito po lahat po na to. Hindi po ako sa nag-exaggerate. At hindi pa po kasama. Nandali. Meron po po pala sa order. Ito ako po. Dito po pala sa rep. Ano po? Sorry. Meron po sa order na ito, 10 piraso. O, di ba? Preserve po. Ito po ang sheep polypore. Meron din pong peri. 10 glass po. Nandun na po sa rep. Yeah. Ito, hindi ko pa pinagpuyatan po ito. Nung una ko pong kuha ng ship polypore, saka pwede ba yung mga first class? Yan, reserve ko na po. 10 jars.
Diba? So lahat-lahat po, hindi po ako nag-exaggerate. Kahit i-check po ninyo sa Google kung magkano po presyo ng penny band ride, ng machotake, ng chanterelle, basta porcini, dried porcini, punje porcini, dried machotake, saka si polypore. Try po ninyo i-check sa Google, baka kahit po kayong magpulat. Ayan. So lahat-lahat po ang presyo, pwede pong makapagpatayo ng kubo na 10 by 10 square meters. Ito po yan at wala pong halong exaggerated. So, diba? Last year, may murder po sa akin, diba? Yung mga kamag-anak po ng mga kaibigan ko. Ngayon, ito yung mga ibang kaibigan ko yung murder na talagang nakikita po nila yung process. Saka, yung isang Italian po, dumalaw po rito. Tinignan po yung quality. Sabi niya, ngayon lang po siya nakakita ng ganito na sobrang linis at walang mark ng mga uod. Diba? Hindi ko po inangat yung sarili ko kasi syempre, ang purpose naman po kasi sa pag-dry ko po nito noon, hindi po talaga pagbenta for personal consumption. Siyempre, kakainin ko gusto ko. Kung anong kakainin ko, yung ibebenta ko, siyempre, kung anong gusto kong maramdaman, yun din dapat ipaparamdam po natin kung may bibili o mamimili, di ba? Kasi, ayoko po i-practice kasi pwede na yan. Hindi po, siyempre. Parang, you have to put your feet on the other's... You have to put your feet on the other's feet for you to understand how does it feel. Tama ba yung sinabi ko? English kasi. Okay, yun na nga yun. Para ilagay niyo po yung sahili niyong paa sa ibang mamili, sa paa po ng ibang mamili. Kung yung nararamdaman nila pag bumibili kayo, yung sarili pag bumibili kayo, hinahanap, siyempre quality, maganda. Ako po kasi may pagka-OCD, magka-busis, may pagka-perfectionist po sa lahat po talaga ng ginagawa ko po. Pero sa itsura ko, hindi naman po ako perfectionist. Hindi po kumarte o napinaparin. Kailangan ba ba? Yan, yan po. So, samahan po ninyo ako at ilalagay po siyempre ito sa magandang lalagyan. At idodoble ko po yung plastic, yung packaging, alis ko po. Ito sa Italy, okay lang naman po kasi within EU zone, kahit hindi naman masyado yung packaging, basta magluming, okay lang. Hindi naman po strict eh. So ito sa finish, talagay lang po ito sa magandang paper bag. At ito, ilalagay ko po sa plastic bag na maganda. Pag magdi-deliver po talaga ako, gusto ko pong maganda yung presentation. Pero sana nice. Tapos magbibigay pa po ko ng free, ng extra. Yun. Sabihin ko, oh, nanguha din ako ng ganitong, may ani kong prutas, nag-dry din ako ng ganitong prutas. Gumawa ko ng juice, lingonberry juice. Diba, ang dami ko pong nagawa. Magbibigay po ko as free. Meron pa po ito, ikita ko sa inyo. Excuse me. Hindi lang po juice ha, dali lang. Ito po yung magbibigay kong pre, lingonberry jam. Ah, di ba? Lingonberry juice. Yan, pag ibibenta po ako, syempre, libre naman po lahat ito. Syempre, isipin po natin yung hirap, di ba? Yung effort, yung time, yung kuryente. So, pag ina-calculate ko naman, tubong-tubo po talaga. Saka yung mga kaibigan ko, just new yun naman. Ang dami pong binibigay sa akin. Kaya po, nagbebenta lalo na pa sa mga kamag-aan o kaibigan ko po na ayaw po kasi dito nila ng libre. Kasi lahat-lahat naman po talaga eh. Pinaghihirapan. Sinasabi po nila, don't believe in free stuff when it comes to selling. And when somebody is giving his or her hard work on it or his or her product. Ibig sabihin po nila, huwag kang maniwala sa mga libre na magagaling sa ibang tao. Kailangan, kasi appreciate nyo, pahalagahan nyo yung paghihirap ng ibang tao. Ibig sabihin, ayaw po kasi dito nila utang na loob eh. Yun lang po yun. Hindi naman po sa masamang, hindi naman po sa hindi magandang pakikita. Yun po kasi na practice na kultura po nila. Ibig sabihin, naghihirap yung tao dyan, hindi laging libre. Kasi lahat naman po sila, supportado ng gobyerno, may pera pang bili. So, ayaw po nila mag-iisip kung ano ibibigay pabalik. Ayaw po kasi, mahirap daw po kasi magkaroon ng utang na loob. Parang you owed something. Parang may, yun nga, utang na loob. Ay, hindi po sila sanay. Mahirap kasi explain eh, parang hindi po kasi nila na-practice. Yun. So, bibigay din po ako ng mga, eto sa tolo po, ayaw din po nilang mga free stuff. Minsan, pag bibigay po ako ng mga free,
Maniwala po kayo sa hindi pag-uwi ko, ang dami kong tinapay. Mga sweets, bibigyan din po sila sa akin. O kaya something na ginawa din po nila. Ganun po sila. Pero pag hindi pa ka nabigyan ng mga free, ganun pa rin po. Pagkakapihin nila ako, pamimerienda rin. Yung buong kultura po nila kasi dito. Kaya ayaw pong i-compare sa Pilipinas. Diba? Mahal ko po ang Pilipinas. Masaya po tayo mga Pilipino. Madiskarte po tayo. Iba lang po kasi yung kultura dito at kultura po sa Pilipinas. Yun po. Kakasama po ninyo at di-deliver ko na po ito. Diba? Pwede ito kasama. Bibili pa rin po ko ng mga sa shop. Kasi mag-Halloween na po, may binibenta po mga squash and decorative pumpkins in the drago po. Para next year, datong na naman! Ayan po, dito na po tayo sa first place. Na-deliver ko po, di ba? Libre merienda. Sasya, garinte. Tigas ng mukha ko. Ayan po mga kaway, pakikita po sa inyo ang presyo sa shop ha, ng dried mushroom. Ito po yung per kilo price, 660 euro. 660 euro po ah. Yung malilit po na Supilo Faber o Final Chanterelle. Yung pong na-pick up ko last year, malilit na mushroom na brown, yung pong presyo. At ang chanterelle na yellow, 495 euro per kilogram. O, di ba? So, isang, ito po, isang garapon na to, ano lang po ito, 200 grams at 10 euro na po. O, di ba? Ayan po yun. Kaya po yung penny bun at yung machotake, mas mahal pa po dito. Umaabot po yung machotake ng 1,000 to 2,000 euro per ano po, per kilogram. So yung penny bun mas mahal pa rin po dito, siguro mga 800 to 1,500 kilogram euro po yun. Kaya ako check niyo po sa Google, kaya yung binenta ko po talagang very reasonable po, o diba? Kaya sa Pilipinas po, nag-uwi po ako, nag-isip po ako yung natamang presyo. Siyempre, iba mamamalan, iba hindi. Siyempre, pinaghirapan ko rin po yun. O diba? Kumikita ang kabuhayan. Ayan, dito na po tayo sa bahay. Ito po yung mga bagong na-dry, o diba? Pero ito, dahil konti lang po yung natira ko sa sarili ko, titira ko naman po sa akin to. Kasi halos po nung na-dry ko, nabenta ko na. Hindi naman po ako nagpo-post sa mga online selling, mga regular customers ko po talaga. Tapos yung iba, nagtatanong yung may iba pong mga kaibigan kong foreigners, nakikita po nila. Kahit hindi po naiintindihan nila yung vlog ko, inano ko po ang gamit ko po yung koko ko. Saka pinunasan ko po. Huwag niyo pong dadirect na hawakan po ng kamay po niyo kasi lalo na kung may moisture, magkakamold po. Advisable ko po, gamit kayo ng tong o kaya ganito po ginagawa ko. Hanap kayo yung papel, diretso agad sa alin, sa plastic. So dahil nakahinga na po nito, hindi na po masyadong mainit, so sarado ko na po. Ano diba? So may pagsahog na po tayo sa ibang lulutuin natin, sa stir fry, sa sabaw, stew, sa casserole. Kapag winter time pa, nagpupunta dito yung mga kaibigan kong Finnish sa ibang foreigner. Kasi ibang Asian friends ko po, natuto na po, katulad ko, naumuha na rin sila sa buhay. Ayan, pinadoble ko po. Siyempre meron na po ako sa freezer, at meron na rin po mga preserved pickled na mga mushroom. So, diba? Yan. Mungguan pa rin po tayo sa mga darating na dahil nga po nag-uulan. Excited po ako sa machotake at sa chipotle po. Siguradong magdadamihan na naman ang tubo sa forest. Whole September season until first week of October. Sa mga nagtatanong po, uwi daw po sa Pilipinas this September. Opo, sinasabi ko po, inuulit-ulit ko po, last week po ng September nasa Pilipinas na po. Paano po? Lagi ko pong sinasabi. Di ba ang daming lagi? Na ingatan po natin ang kalikasan, nilikha po ng Panginoon dahil doon po nang gagaling hindi lang po ang ating pagkain, lahat po ng ating pangangailangan. Kaya sa munting tahanan, sa bakuran, sa isang pamayanan, mag-aisa po tayo. Umpisan po natin sa ating pamamay, ituro po natin sa mga bata
ang disiplina po ng pagtatapon ng basura, simpleng pagtatanim, at maniwala po kayo sa mga darating na henerasyon kapag pinairal po at pinraktis at laging ginagawa ang disiplina at sinasanay po ang bawat isa. Napakaganda po ng ating pamayanan at hindi na po natin gumastos ng malalaking halagang pera para mamasyal sa isang lugar na maganda na hindi natin nakikita sa ating lugar. O, diba? Maraming salamat na lang po sa inyong oras nila sa pinilakan lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless at po lagi magandang araw. Laman lang.